decision dahil based sa mga narinig nyo nga, eh, excited na sila. Gusto na agad nilang gumera. At tinawag na, ladies and gentlemen, kung nakikita nyo yung shoop, shoop, whoop, whoop. So yung sound effects mo dyan, Butters. Whoop. Oh, tagtaga mo pa isa. Ay, wala na pala. Ikaw gumawa na sound effects na doon sa kabila. Ikaw yung gusto ko sa kasama. Whoop, whoop, whoop. Wala na, isa lang. Ay, meron pa pala. Isa pa. Oh, yan. Okay. Wala. Ba't ganun yung team mo, apat lang? Oo, ba't yung team mo, apat lang? Masyadong malakas yung execration doon, kahit apat lang eh. Joke lang. Okay. Guys, pasok na tayo ngayon si Dr. Strange and let's go! Dito sa Celestial Palace para sa game number one, netong EVOS SG versus Execration. Gusto ko yung nasabi ni Midnight dito eh, yung Esmeralda plus Chang. Kasi usually ang nagkakatapat sa lane talaga eh, Chang yung Esmeralda at nagkakaroon pa na EVOS! Pero kung yung pinaghiwalay o pinagsama pala sila, eh feeling ko magiging masarap para dito sa EVOS SG ang combo na yun. Pero tignan natin kung papasarapin pa ng execution dahil to si Chakno medyo agresibo talaga agad. Grabe si Chakno, no, ginawang CCTV camera yung Grok. Hindi, literal na nanonood lang siya tapos hinihintay niya lang bumabay ang buhay tapos gagamitin niya yung ganyang first skill. That ensures na gagamitin kasi ni Potato yung Retribution. So that allows execution to get the Little Wonder and uncontestable yung jungle buff ni Benedetta. Mm-hmm. And as you can see, JPL, Chakno, medyo nagkakaharasan sila dito. And napaka-importante yung point sa mapa na yan kasi nandyan yung, ano eh, nandyan yung walking ward eh. Uh-oh. Tinatawag natin. And that's going to be very important because it gives regeneration din sa taong nakakuha niyan. So that is something na gusto itago na execution para sa kanila for as long as nandyan yan. And execution, they want to have that safety. Kumbaga yung walking ward na yun would allow them to see the Joehead almost all the time na dadaan sa river. And Joehead, as we all know, very aggressive na itong hero na to. At mukhang hindi nga niya ipapato si Chakno dahil bad idea yun. And Power of Nature, Ancestral's Gift, hindi talaka siya mababato doon as long as naka-open ko kanyang Power of Nature. Interesting na ano ah, na si Girl yung naglalaro ng ano ng Chang'o on the support role. And they played the Lunox on the gold lane. This changes up the dynamic of the early game of Execration. They can't deal with Benedetta when they played the Chang'o support. So baka magbigay ng ano, baka magbigay ng momentum to Execration. A grabbing guard's barrier, but Chakno, tinapon pabalik doon sa side of EVOS SG. Chang, first blood netong game natin, pero Execration, kita mo yung pwesto nila. Ang ibig sabihin lang neto, gusto nilang mag-contest ng turtle. Yeah, this is a 3v3 so far. Wala pa naman nagro-rotate. On the side of EVOS, and mukhang papasok dito si Soul and Renjo. Mm-hmm. And Renjo, gamit ang ating, isa sa ating mga bayani, na si Lapu-Lapu. And this is very fitting, kasi may kalaban siyang dayuhan. Nako. Flinexan, no? Flinexan. Marami naman yun. Sabi niya, defend the country. Defend the land. Oh, defend the land, sabi ni Execution. Alam mo, may isang linya pa nga dun, Omi, ano Midnight, si Lapu eh. Huwag dito sa aming lupain. Eh, technically kasi online to. Pero pwede din natin sabihin. Oy! Ay, ano yun? Pero Soul going in! The veteran dito. Chakno will just get out. Grabe yun. Almost EVOS SG, almost kill para dito kay Chakno once again. Pero almost is never enough. Hindi naman nila natapos. Gusto ko yung mga ganyan linyahan. Oh, medyo masakit lang. Makapakanta tayo dito eh. Medyo lang. Parang yan yung mga tanong na gano'ng kadalas ang minsan. Yan ang gusto ko sa'yo, Omi. May hugot ka lagi. Pero may hugot din. Ayan o, left, right. Oy, hindi kinakaya. And may kita mo naman talaga kasi na medyo talaga nakatutok kay Lunox yung panalo na yun. Kasi nga, homing yung skills niya. Sumusunod talaga, tinatakit talaga. Hindi kailangan ng skill shot. Pero Kiel VJ goes down. Soul doon sa may backline. Huli si Etomax. Chakno with the wild charge. EVOS SG secures the turtle. Mahuhuli pa nila yung Eve. And Soul, he wants more. Pero siya ata ang makapunish dito. Mainit to si Soul, pero mas mainit pa rin naman sa Pilipinas. Turtle na secure ng EVOS SG. Tignan natin, ha? Execration. Ano pa bang win condition nila dito, Midnight? Well, honestly, ang win condition nila dito is to snowball with the Harit and the Benedetta. Medyo lucky kasi sila pagdating sa matchup. Yung 1v1 sa baba, it's not Kelra not playing that well. It's just the nature of the matchup. Lucky talaga si Harit against the Lunox, and that's something that Execration cannot address. Ang kailangan nila dito is proper rotations to take over the resources of EVOS SG. But EVOS SG, again, ang problema kasi ng Execration right now is hindi nila makuha yung mga openings na hinahanap nila kasi lagi pinupok si Chakno. And Chakno dito will be the target of that assault. Eto back, siya ay nahuli. Ejector pabalik.
EVO's SG, they're finding their rhythm. Yung tempo nila na set nila in execution, kailangan nilang hanapin yung comfort spot nila dito kahit breathing space. Obi. Oh, para sa akin to, parang tempo break moment para sa execution. Isang magandang laban, isang magandang pick-off could be the decision making na gagawin nila. Yeah. Pero na, bato na naman dito si Kendra. Kailangan nila, feeling ko kailangan kumalma. Kalmalicious muna tayo. Tapos reset, hanap ng isang fight na or kahit isang pick-off man lang. Yeah. Maybe shut down Seoul. Mm-hmm. And looking at the map, kung mapapansin mo, nagiging ano na din eh, nagiging confident na din si Seoul sa mga ginagawa niya. Kung papansin mo, pumupunta siya sa may taas, nagkakat siya ng wave. Hindi niya iniisip kung sino yung posibleng makapunta sa kanya. And this is a sign for EVO's SG na alam nila na kontrolado nila yung mapa ngayon. And feeling ko nga, during this time around, execution, kailangan nilang kumalma talaga muna. Kumbaga, huwag muna patulan lahat ng laban na binabato ni EVO's SG, pero papasok sila dito. Eto, Max, nahuli ng Unstoppable Force. Jack, do with the wild charge! Saka, hulihan na! And tempo break moment! Yun yung hinahanap ni Omi. And Potato, walang tinama! Potato, walang siyang tinama! Nabalatan, Dong! Imagine mo, lima yung bala. Ni isa walang tumama. Eto pa, bibigyan pa ni Jack no ng isa. Oh. Bigyan mo na uppercut. Oh, clothesline mo, clothesline mo. Isa pa. Jack Mamba. Uy, hinarangan, grabe. Grabe yun ha. Si Renzio, wait lang, may 1v1. Pero Bravest Warrior palayo. Gusto ko yun ha, Bravest Warrior pero palayo. Okay lang yun. Okay lang yun. There is no shame in running away to fight another day. Yes. Oo, tama diba, yun. You live to fight another day. Dapat Pilipinas. Kahit international viewers, kahit PH stream to, naintindihan nila yun. Alam mo, kaya nga, yung famous quote, I shall return. Tama. Kaso hindi pala Pinoy yun. Hindi Pilipino nagsabi nun. Hindi pala Pinoy yun. Hindi Pinoy yun. Hindi Pinoy yun. Sorry, that's fine. Pero si Chaklo dito, naku po. Naku. Nagkakalakakan sila dito. Napakaganda ng lakad, mga kaibigan. Ay, kita nyo, may Boy Crystal sa may gitna. Ibos, sila Pokemon, sila JPL. Talagang hinahabol nila si Chaklo dito. Oh. And ito po ang tinatawag na Running Man Challenge. Oh, running Man Challenge. Hindi ko bibitawan tong segment na to. Kasi napaka-importante ng bawat pangyayari dito parang, sa larong nangyayari to, ladies. Parang Michael Jackson. Oh. Moonwalk to eh. Parang, moonwalk yan. Moonwalk yan. Ayun na. Ayun na. Tapos na. Teleport. Oh, di ba? Nung nagkaganon, nakapatay yung execution. Lumamang. Lumamang. Time-lapse jutsu ng Pilipinas yan. Oo. Oh, kumbaga, naramdaman na yung mga chakra. Oo. Oh, nabato na. Nagkaroon na ng time travel. Oh. Kumbaga, sa basketball may traveling. Sa MLBB may time travel. Chakno? Si Chakno, tamang takbo. Okay, ejector. Ay, naku, wild charge. Si Potato, wala na namang tinama. Oh, yeah. Pero, it's a battle of the star players. Si Potato ang kanilang star player, pero kung hindi ito matama yung mga bala ni Mr. Star Player, parang medyo, feeling ko, EVO's SG, makaka-comeback legends na execution to eh. Execution na, based on stats na to, hindi na to patawa. Punta kayo ng playoffs ng MPL Philippines, grabe kumambak. Grabe kumambak. Meron tumama, mga dalawa. Ah, dalawa bala. Yung iba papunta na next game, ganun. Oy, pero oy, grabe kayo ha. Walang ganyan. Walang ganyanan, boss. Tayo ay fair. Oo, Pilipinas. We are fair. Okay. Walang ka-bias, pero nice one execution. Hindi kami bias. Teka! Teka, si Chaklo dito umiikot-ikot. Pero Guardians Barrier, talaga kinokontrol lang nila yung, yung tempo. Nung pagpasok, hindi na tempo to eh, kinokontrol lang nila yung wave. Wala nang tempo-tempo. Kung ano-ano pa pilig sabi ko eh. Si Seoul nandun sa may gitna, nagkakat na ng wave. Si JPL, nagaanap ng pick-up, pinato yung damo. Pino 4v1 na nga, pero mukhang nakatakas. Oh, wait lang ha. Real world manipulation. Wala flicker. Ay, nakakuntog! Silagyan ng pader, tapos inuntog yung sarili. Hine-headbutt, ladies and gentlemen. And ayan pa, may isa pa! Pokemon. Ay, nahuli si Pokemon! Katakas them all! JPL! JPL, unti-unting lumalaban na sa may gitna siya doon. At nakahuli tayo ng Pokemon, ladies and gentlemen. Naka 2-4-0 tayo doon, Midnight. Anong nangyari doon? Bakit nahuli si Pokemon? Na Ultra Ball ba, Dong? Alam mo, sabi sa inyo, huwag kayo magka-cutting eh. Nag-cutting si Soul eh. Tapos, hinarangan ng guard. Sabi niya, dito ka. Huli, dito ka entry.
Wait lang, oh, yan pa, isa pa. Oh, si JP, oh, yan na naman. Bakit pagka play-by-play, sa akin yung lagi binabato? Tama naman eh. Pero si Kel ka dito, lumaban na lang. Naku po, tumama si Potato. Naku, ito na nga yung masama. Kahit minsan hindi talaga tumatama yung mga bullets nito ni Potato. Ito nga mga medyo masakit, malutong. Mahati, mahati. Oh. Malutong parang potato crisps. Oo, oh, tama naman. Pero ito lang, sinasabi ko sa inyo. Ni Boss SG, nasa kanila yung Lord Area ngayon. Kailangan natin sabihin to kasi kailangan ng expectation mabawi tong pwesto na to para hindi makuha ng Evos SG yung early push na hinahanap nila. Oo, pero ito gumagawa-gawa na ng ano, mga walls dito si Execration, Chakno. Talagang binabakuran yung Lord. Oo, kailangan talaga bakuran mo yan. Hindi nila pwede makuha yan. Yung mid-circuit nga na Execration, binabakuran niya pa rin hanggang ngayon. Yung, oh, Chakno! Oh, oh, Winile Charge, oh, pero naipit sa Real World Manipulation. Naku po, naipit sa boxing ring! Eto na, si Renzo tumalun sa may pinakalikod. Bravest Warrior! Palabas! Oh. And here comes a flicker and another flicker. And si Potato, wala siyang rondo palabas! Naku, paano makakarondo palabas? Eh, nabalatan na agad ang patatas ng Execration sa pagpasok pa lang niya with his Rhapsody. Tatandaan mo sa Pilipinas, Midnight, analyze mo to. Kung meron silang French fries sa atin, meron Sweet Potato. Naku, ano yun? Kamote Q. Paano i-analyze yun? Analyze mo yun! May asukal! Paano i-analyze? Yung sentence mo ang kasunod period! Hindi question mark! Oh, wait lang ah! HP na yung Lord! Oh, pero eto na! Nagkakatalo na na, ladies and gentlemen! Sumama na kayo sa pag-headbang zone! Hinahawak si Head to Max! And the Lord has been stained! Mapupunan ito sa Pilipinas, ladies and gentlemen! Boy, right on! Now, Pokemon! He's not bad! Nahuli ka na naman! And Evos JPL! So may pinakalikod si Zone! Nako, kumpas ka lang, kumpas! Kumpas ka lang, kumpas! Takbo ka na! Takbo na, Execution! Nice one! Joke lang! Patas tayo! Oh, patas tayo! Execration secures the Lord! 11 minutes in. Sabi nga ni Execration, trabaho lang. Walang personalan. Kinuha yung Lord na panayos mo si Bakit. Trabaho lang. Oh. Eh, nice one naman talaga. Nakuha yung Lord. Siyempre nakuha yung Lord. Meta yun, nice one, baby. Nice one, baby. Wala tayong ila, pero nice one, Execration. Pasok tayo dito. Lord, on the bot side of the map right now. Evos SG, di pa naman to Luminous Lord. I feel like they could potentially clear out the Lord, pero mabibigyan ang Execration ng oras na makapag-push sa ibang lane. Mm-hmm. Pero si JPL dito, batong-bato na. Ayaw na gumalaw. Ayaw na gumalaw. Ito na si Chakno. Dumatas yung Grak. Pero ito yung, ano, ito yung mahirap for Evos SG. No? Kahit sobrang yaman ni Potato, kahit sila yung leading, again, yung nature ng matchups mo, lugi ka kasi sa assassin. Once na mahuli ka, sa real world manipulation, nasa mercy ka ni KLVG. Kaya ang hirap gumalaw for Potato. Look at this! Diba? Instant! Kapag nakikita si Potato, nilalapagan ng real world manipulation. Wait lang, si Soul pumasok! Naku, si Soul pumasok, pero si Kenka, tamang trabaho lang, wala siya pinapansin. Sabi niya, okay lang, guys! Guys, story lang, we got this. Renzo, run away. Sabi na, oh, si Soul, umahabol siya unti-unti dito. Naku po, ahabol ba kayo? Hindi ahabol. Walang namatay. Walang bawi. Inhibitor, walang bawi. Dok, ano nangyari doon, Midnight? Wala, ang sabi ko lang, trabaho lang. Tatandaan mo sa Pilipinas, pag may nag-aaway, usually, yung dalawa nag-aaway yung ginagisimula. Yung nandun sa may, ano, likod. Anong? Yung tropa yung nagsisimula ng away. Kasi nagkakaroon ng buluhan. Oh, kaya nag-aaway silang dalawa, wala kasing third party. Sabi, wamos tenga. Yun yung nagsisimula eh. Nako, nagkahawakan na ng tenga dito dahil 13 minutes na inside the game at kung kanina lamang ang Evos SG, 5 minutes lang tayo nagkukulitan dito. Sabi ng Execration, more than enough na yung 5 minutes na yan. And 2K Goldic na ang meron ng Execration entering the mid game. Mm-hmm. And let's look at this objectively. Evos SG, they do have their late game potential. I know you know that, Midnight. Yep. Can you please tell us kung ano yon? Meron pang lunok sa Evos SG. Nakakatakot pa rin to for Execration. But what Execration has is the insane teamfight presence. Kasi kapag tinignan nyo kung paano nag-initiate ng fights ang Evos SG, laging nauna si JPL, babagsakan sila ni Soul, tapos mag-ultimate si Pokemon at si Girl. But the problem is, yung mobility ng Execration, they can maneuver around the fights against Evos SG. So, ang condition dito for Execration to win fights is gawin lang kung ano yung ginagawa ng hero sila. Si Evos SG dapat perfect execution. Yeah, and for Evos SG, dahil nga kailangan nila ng perfect execution, napakaliit ng room for error. Isang pagkakamali nila ay pwedeng abusuhin ng Execration ang napakalaki yun. And that's what gave Execration this need to begin with. Necklace of Durant's pick-up dito para kaya tumak. This is gonna be very important at mukhang magkakaroon na naman ng laban na walang bawi. Mm-hmm. And
As you can see, yung mga lanes natin dito is going well doon sa side ng Execration. Lahat ay papush sa side ng Evo's SG and napakalaki ng breathing area nila dito para mag-clear ng sarili nilang jungle. Ang pinaka-problema ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa, gano'n ba ka-importante na makontrol na ngayon ng Execration yung gubat ngayon ng Evo's SG? And ngayon na kinokontrol na ng Execration ng gubat ng Evo's SG, talagang mapupulong nila ang resources ng Evo's SG. Ibig sabihin nun, most resources mapupunta na lang sa loob ng base o sa mga malapit sa tore for Evo's SG. That limits the gold gain that they get towards late game. And that means Execration, mas maraming gold, mas maraming access sa items. Even if may Lunox late game to sa Evo's SG, kung wala namang pera pambili ng item, it's still gonna work out for Execration. Ang tanong na lang is, makikip up ba nila ang bad control sa jungle area ni Evo's SG? Evo's SG, Execration, nasa area sila ngayon netong Enhanced Lord. This is the Luminous Lord. Importante to for both teams because whoever gets this will have secured one. Sabihin na lang natin, for Execration, makakapunta siya doon sa may base na mismo ng kalaban. Well, for the side of Evo's SG, this is a way para mapantay nila kung ano man yung damage na nagkuma ng Execration sa base. And they need to equalize this dahil Evo's SG, medyo nawawala na ang tempo sa kanilang mga kamay. Again, this is already a 2k gold lead for the side of Execration. Kendra has already scaled up on this Harith pick and alam naman natin kung gaano ka-savage maglaro dito ng Harith si Kendra. And Execration, they're on their way to another big team fight win. But this Lord, this Luminous Lord, nagiging sobrang taas ng pressure para sa Evo's SG at Execration na makuha to. And that's why we're all seeing Dol fights in the mid lane. At si Etomax na huli ni Dol, pero si Etomax ay merong flicker at meron pa. Potato going down. Mababa na masyado yung buhay dito, pero Kendra, oh my God pa! And look at this! Zaman Force, Chrono Dash, Synchrovision, isama mo na lahat! At si Renjo going in! Pasok na pasok, dinaktak, ladies and gentlemen! Nako, tuloy-tuloy lalaban dito. Sol, sunod ka na! Flicker palabas dito para kay Esmeralda. Looks like mid lane ang sunod na objective for Execration. Yeah. It's gonna be a free turret. they can take the base of Evo's SG. Meron pang Zaman Force si Kendra dito. Chatung, kapakaganda ng zona niya rito, Butters! At grabe yung ano, Execration dito, talaga sinusugod na Immortality Pop. Nako, si Sol tumanan, Falling Star Moon! Palabas. Palayo. Patakas. Falling Star Moon, pabalik ng base at mukhang base na nga ang target. At grabe ang Execration, ladies and gentlemen. Game number one. Real world manipulation. Humahabol sila sa unta ko. Naku po. Wait lang, wala bang reading cam? Nagpalit yung screen. Wala bang reading cam? Nagpalit. Okay, easy lang. Easy lang. Kapag nag-easy lang. Easy lang. Hindi tayo yan. Guys! Wala kami ginagawa dito! Kapag ka nagkagayan sa MPL, winning moment eh! Teka lang! Sila gumawa niyan! Hindi tayo! Spoiler alert! Tayo dito! Para lang po sa mga manonood, ang fraud po na nagpalit niya na hindi po dito galing! So, hindi po dito galing! At wala po kami kinalaman dyan! Mahal po namin trabaho namin! Pero mas mahal na! LBJ! Going in! At eto na pinakalaban! Lunox will go down! Si Soul, Potato, hinahabol na sila! Kailan mo na sa Apple! Bigyan nyo na ng sabing! Oy, labas yung camera! Pwede na! Isa pa! Ikaw ang nagsaing, iba ang kumain! KLBJ! Ang sakit naman doon, Midnight! Ay, wala, ganun yung ginawa eh. Trabaho lang. Pwede na magtrabaho. Balik na yung winner's cam. Yan na. Okay, guys. Diba? Ang tagal nila ngayon ibalik kasi nanigurado na sila. Yung kanina kasi, practice lang. Practice lang. parang wala lang. Parang mas masaya pa sila nung pre-game. And Execration wins game number one. This is a best of three. Evo's SG, they do have a chance to even this up and take us to a game number three pagdating natin ng game number three. Pero ganda na po, ganda pa. Ganda pa.